Kailangan yan po? Yes. Yung rupa o lechua po, always na kumikilos sa unyan ng kalagunan. Not by might, not by power, but by the rupa, yaw po siya. Pero siya ang kaun, ponki un, yaw po siya. At mayos kay? Yung bitterness o yung kapakitan, yung sabi, minsan yun ang nagiging dahilan kung bakit yung ibang tao na nagiging result sa addiction, di ba? Ano? Kaya ang kunyari pong topic for today, sabay-sabay, burnt but not bitter. O, gising na, burnt but not bitter. Sabihin, kinusta pero hindi naging mapait. Ganon. Parang alam niyo yung kwento sa Molyawul, yung tatlong sila Ananias, si Zacarias o si Bariahu, saka si Mesaul o si Mesael, na inilagay, pinasok sa pitong ulit ang mas mainit pa kaysa sa pugon. Pinasok sila sa inside, sila tatlo, nung pinasok sila, nakita nila, naging apat kasama ang anak ng tao. Habang nag-aulo sila doon, nagpupuri. Anong ibig sabihin nun? Nung nilabas sila, hindi man lang nag-amoy puso. Burnt but not bitter. Sabihin, ginamit nila yung mga chastisement, mga pag-uusig, yung mga pagsubok sa buhay para hindi maging mapait o para maging better. Burn and become better. Yun, sabi po sa Yausap, chapter 1, verse 2, sabi, mga kapatid, magsaya kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok dahil talos ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagwagian ang yawod ng pagsubok na iyan. Talagang yung mga chastisement, pagsubok, talagang darating yun. Darating sa ulyan yun. Pero hindi para maging magkaroon ng bitterness. Kundi para maging better. Parang nga, gagamitin mo yun para maging mainam ka pa. Paano ba yung tinunusta? Kasi, ginawa ka ng masama. Iniiwan ka, nagkabilang bahay. Doon nagpapayang mag-iliw. Nagpa-plug ceremony sa kabilang house. Pero anong gagawin mo? Hindi yung para magkaroon ka ng bitterness. Para maging better na pa. Gagamitin mo yun. Stepping stone mo yun para maging lalo ka pang maging mainam. Maging matatag. Kaya lalo ka pang kumapit kay Yahuhul. Parang si Yausap. Tignan si Yausap. Sabi niya sa kanyang mga kapatid, darating ang time, lulun kayo sa akin. Paborito pa siya ng kanyang tatay, di ba? Kaya naingit yung mga kapatid niya. Anong ginawa sa kanya? Inulog sa balon. Hindi pa nasiyahan. Binenta bilang alikin sa Ehipto. Pagdating sa Ehipto, anong ginawa sa kanya? Pinagbintangan ng hindi naman niya ginawa. Nung pinagbintangan siya, anong nangyari? Nakulong. Sa ulungan, inulungan niya yung isang tao para mabalik sa paglilingkod sa hari. Sabi, pagdating mo sa hari, huwag mo kong kakalimutan, sabi ni Yosa. Pero anong nangyari? Hindi nga siya naalala eh. Pero, pagkatapos nun, anong nangyari? Nangyari kay Yosa, naging better pa siya. Diba? Inusta siya. Nakulong. Sa ulungan. Hindi siya nagkaroon ng bitterness. Yun ang ginamit niya. Kaya siya naging vice regent sa Egypto. Naging pangalawa sa paraon. Diba? Kaya, sabihin, hindi mo yung mga pagsubok na dumaraan sa ulyano, sa buhay ulyano, hindi yan yung daan para magkaroon pa ng bitterness. Hindi ka na atin, magmumukbo ka na sa bahay.
yung mukha mo magiging Amnam, di ba? Hindi ganun ang salib, gagamitin mo yan para maging better. Amnam! Gagamitin mo yan para maging mas mainam pa yung paglilingkod mo kay Diyawo. Dahil alam mo naman, diba, sabi sa mga sayaw-sap, sa James chapter 1 verse 2, pagkatapos ng pagsubok na yan, magiging mas matibay pa ang inyong mga pananampalataya. Amnam! Kaya ganun na kahit anong dumaan sa ulyan, mga pagsubok sa buhay ulyan, hindi ka dapat magkaroon ng bitterness. Dahil yung bitterness, ang magagawa niyan sa tao kapag meron kang bitterness, unang-una, ang mangyayari? Tama, papangit ka. Oo, magkakaroon ka ng sakit, karamdaman. Siyempre, yun nga, di ba, maaalala mo yung ginawa sa'yo. Di ba, yung kapitbahay mo na panay, hindi ka na pinatutulog, tuwing gabi na lang, nag-umakanta. Amnam, video ko dito. Anong gagawin mo? Sasabihin sa'yo ng kapit. Anong gagawin mo? Amnam, hindi para pumunta sa ano, i-demanda mo. Gagamitin mo yun para maging better ka ulit. Amnam, para mahayag sa'yo yung mga character. Pinag-aaralan natin. Kasi doon ibabatay ni Yahu ng iyong pag-uwi. Yung kanyang blessing sa'yo, yung kanyang pagpapala sa'yo, ibabatay niya kung ano yung mga pinag-uwian mo na mga pagsubok sa buhay. Amnam, kung hindi mo isasalaw yung mga natutunan mo, yung mga narinig mo, hindi mo naman isasalaw, ano lang yung karnal na Yahushua yun, ng tao doon. Amnam, ano yung karnal? Ano lang yun? Isang kahi, isang kapala. Amnam, even. Yun. Amnam. Yan? Kaya kung gusto mong pagpalain, lalo pang sumagana, Amnam, sa paglilingkod mo, kaya huhul, yun ang matuwa ka. Magsaya ka kapag ikaw ay numaranas ng mga pagsubok. Hindi para magkaroon ng bitterness. Amnam, kundi para maging better. Amnam, burn, but not Peter. Amnam, di ba? Hindi ka na, hindi yung parang tinapay na tinaan sa tapos paglagpas, sumobra sa init, naging mapait. Hindi ganun ang Yahushua. Amnam, tayo mga Yahushua, yung gagamitin Ulyano, yung mga, parang si Yosa, binalik niya yung para lalo pa siyang umangat. Amnam, lalo pang maging better ang kanyang paglilingkod kay Yahweh. Amnam! Hindi po yung bitterness. Kasi pag yung bitterness, yan ang magiging ugat. Yung yawod ng sakit karamdaman, ng drug addiction, lahat yawod ng klase ng addiction. Kasi nga, meron siyang sinawbaw na bitter, amnam, bitterness, na patanim sa kanyang puso't isipan. Amnam! Mga isipin ko dyan, no? Ginagamit yan, Amnam, kaya pinahintulod yan ni Yahuul. Sabi nga sa mga napag-aralan natin, kaya nangyari ang mga pangyayari niyan sa Ulyano dahil merong hinubuho sa Ulyano si Yahuul. Amnam, narito tayo, Amnam, para maging better, hindi para magkaroon ng bitterness. Amnam, binibigay po sa inyan ang may totoong pag-ibig, 12 boss, nakapakababaan, Beoshua, Gaul, Mon, Igul, Yahushua Ol Meushkai. Amen. Labo ko rin po. Amen. Amen.